Hi guys! So welcome back again to my YouTube channel po. It's me, Sarami FC. And for today's video, it's all about varicoseal. So it is one of the requested of my by many of my subscribers po na mag-vlog about varicoseal. So if ever you have this condition, mas maganda po na pumunta po kayo sa urologist para matingnan po ito. Ako lamang po ay nagbibigay na sa inyo ng idea kung paano ito nangyayari, anong cause nito, and treatment kung anong gagawin ng mga urologist. Pero, higit po sa lahat, sila po yung mas nakakaalam sa ganitong condition. So, samahan niyo po ako and mag-start na po tayo. Tinatawag nilang varicoseal. Ang varicoseal po kasi guys, it is when the vein becomes enlarged inside your scrotum. So ano po ba to? Yung vein po, yung litid. Kasi meron po tayong tatlong blood vessel. We have the AVC, artery veins, and capillary. So ang pinakamalaki po ay artery. Katatandaan nyo lang, AVC. Hindi ABC ha, AVC. So, artery, pinakamalaki, smallest yung capillaries. So, dito po kasi, yung vein, okay, isa sa mga blood vessel natin. So, yung vein nun is enlarged, becomes enlarged. So, ibig sabihin, namamaga, lumalaki, nagsiswell, okay? So, saan parte yon? Doon mismo sa inyong scrotum. Ano po ba yung scrotum? Ang scrotum po kasi, it is skin, okay? Skin ng inyong, ng mga kalalakihan ng itlog nila, okay? So, ang itlog kasi, ito po yung testes, okay? Testes ang tawag doon sa itlog. Pero yung scrotum, ito po yung skin. So, ito, for example, ito, yung balot, okay? So, that's the scrotum. So, inside the scrotum, yung kinakapitan ng testes, meron doon sa vas deferens sa taas, papunta doon sa ejaculatory duct, okay? So doon may veins na nakakapit, okay? So yung veins na yon, it is enlarged, it becomes enlarged. So that's varicoseal. So before ako mag-discuss guys, gusto kong i-share sa inyo kung ano po ba yung normal na nangyayari sa male reproductive system para mag-gets niyo rin kung anong nangyayari sa varicoseal. So, ano po bang normal na nangyayari sa male reproductive system? Okay po, ang male repro po kasi, it makes, it stores, and it moves. So, it makes, gumagawa sila, it stores, nag-i-imbak, okay? And then, it moves, inilalabas nila. Okay, so ang nangyayari po kasi, normally, okay, normal na nangyayari. So, ang testicles, okay, yung tinatawag nilang itlog, yung testes, okay? So, dito yung production ng sperm, okay? As you can see in the picture, ayan, dito ang production ng sperm. Tapos, kapag mature na yan, dito na yan mag-i-store. Dito lang siya mag-i-store sa epididymis, okay? So, anytime na meron kang contact at na-arouse ka, so, syempre, mag-i-ejaculate ka. Merong tube na nasa ibabaw dito, na connected, okay, sa inyong epididymis, nadadaloy saan, hanggang saan, sa seminal vesicles. Yung seminal vesicles kasi, magre-release yun ng seminal fluid. And then, pag nag-release yun, okay, yung sperm sa vas deferens, magre-release yung seminal vesicles ng seminal fluid, dadaloy, magmimix sila. Okay, that's the semen. Okay, semen na yun, hindi lang sperm. Ang sperm kasi dito galing dito sa ano, dito sa testes. Okay, pag meron ng seminal fluid, it is called semen. Okay, so normal dapat talaga tinatawag semen, hindi sperm. Okay, yung semen na lumalabas sa isang lalaki, saan yung dadaloy? Sa urethra. So isa lang po ang daanan ng ihi ng lalaki at isa rin po ang daanan ng ihi. Isa lang po ang daanan ng ihi at isa lang din po ang daanan ng semen ng isang lalaki. At yun po ay sa urethra. And then, pag sa urethra, dadampo sila sa inyong penis and then mag-i-ejaculate na po kayo. So, ma'am, kung sinabi nyo na sa akin kung paano ang proseso ng male repro, okay? So, saan po dito pumapasok yung varicoseal? So, katulad po na sinabi ko sa inyo kanina, ang definition po ng varicoseal is what?
when the vein becomes enlarged, okay, in the scrotum. So, kung dito ang inyong testes, andito ang epididymis, at nandito ang vas deferens. So, ang vas deferens po na to ay merong nakakapit na mga veins. Okay? So, yung mga veins na yan, doon po kayo nagkakaroon ng varicocele. So, dyan po namamaga ang mga veins ninyo. Pero bago po ang lahat, gusto ko rin po isingit sa inyo yung tinatawag na spermatic cord. So, ito muna po ano. Ang spermatic cord, as you can see in the picture, ayan po, para hindi po kayo masyadong maguluhan sa mga sinasabi ko. Ang spermatic cord po, katulad po ng cord, isa tong kable. Okay? Kable na nandun po sa loob nun. Kunyari, ito po yung kable, cord. So, nandito po sa loob niyan, yung tinatawag nilang vas deferens, yung sinabi ko sa inyo kanina. Yung dinadaluyan ng sperm, nandito rin po yung testicular artery. So, ang testicular artery po, artery, so sila po yung nagbibigay ng blood sa inyong testes, okay? So, ano pa, nandito rin yung pampiniform plexus. So, ano naman po yung pampiniform plexus? Ito po yung veins na namamaga dahil sa inyong tinatawag na varicocele, okay? So, nasa spermatic cord din po, nasa loob din po nun, yung tinatawag nilang tawag dito, yung inyong testes, okay? So, kung ang lining po ay nagsisimula sa scrotum, okay, yung skin, so, ang susunod po yung spermatic cord, okay? Nandun po sa spermatic cord, nandun po sa loob, yung tinatawag nilang testes, epididymis, vas deferens, yung veins na is pampiniform plexus, nandito din yung testicular artery. So, nandun sa cord na yon lahat, yung tinatawag nila. So, kanina, sinabi ko, no, na may testicular artery. Sila yung nagsusupply ng blood sa loob ng inyong testes. So, ibig sabihin, meron ding naglalabas, okay? Meron ding nagde-drain. Ano yung lumalabas doon? Yun yung pampiniform plexus. Bakit may nagde-drain na blood sa inyo? So, bakit po ito kailangan i-drain, ano? So, kailangan po ito i-drain yung blood, yung too much blood na sinusupply sa artery. Bakit kailangan i-drain? Kasi, kailangan lang yung tamang body heat, okay? So, kailangan lang yung, actually, mas lower than your body heat, okay? Lower than your belly heat, okay? Kapag dito sa inyong chan, normal heat. So, mas mababa dapat yung heat dito na pumapasok sa inyong testes. Bakit? Hindi po pwedeng maluto ang inyong yung in terms of, di ba, sa Pinoy, kapag mainit, okay, masikip yung brief na gamit niya, naluluto daw yung sperm, which is true. Hindi kasi pwedeng too much heat ang kailangan doon sa inyong private part, kasi hindi magiging maganda yung production ng sperm. So, ang ginagawa ng pampiniform plexus, pagkatapos i-enter nung pagkatapos ma-enter nung blood dun sa testicular artery, okay? So, kailangan dito bago pumasok yung tinatawag nilang total blood dun sa merong testes, okay? Yung pampiniform plexus parang itong aircon. Ano niya muna, hindi niya pinapapasok ng mainit, okay? Pina-electric pa na niya muna, cooling, okay? So, pinalalamig niya muna, hindi dapat mainit ang pumapasok doon na blood, doon sa loob ng testes. So, dito, ipapasok na natin yung varicocele. So, normal, kung normal ang pampiniform plexus mo na veins, na nagkukul siya, na pinalalamig niya yung blood na pumapasok dito, okay? So, bago pumasok doon sa testes, kailangan medyo maligam-gam na lang, okay? So, ang nangyayari, kung ang pampiniform plexus mo is enlarged, swelling. So, ibig sabihin, pag swelling, namamaga, mainit, okay? So, overheating. So, dito nagkakaroon ng problema sa quality ng sperm, at saka sa production ng sperm, at saka meron din silang dahilan kung bakit nagkakaroon ng infertility. Pero not all na may varicocele condition is tinatawag nilang infertile. Okay? Hindi lahat. Pero mostly, merong affected na tao dahil sa, yun na nga po, sa quality and then sa quantity. Dahil sa enlarge yung kanilang pampiniform plexus na veins, which is the varicocele, kaya nagkakaroon ng problema sa production.
So in short, ang varicocele po is also called varicose veins. Okay? Kung may nakikita po kayo katulad niyan sa picture na mga nasa sa legs nila nakaangat, okay, nakaibabaw yung mga veins, swollen. So ganun din po 'yan. So para din po siyang varicocele, okay? Varicose veins lang po kapag ganyan sa ibang part ng katawan, pero varicocele po ang tinatawag pag dito na sa scrotum area. And idagdag ko lang po ano, ang varicocele po is most common on in the left side area. So inuulit ko, hindi pantay ang itlog ng isang lalaki. So mas malaki talaga ang isang itlog kaysa sa kabila. Okay? Pero ang part ng varicocele, more common sila sa left side.